Go ahead. Kopya. Go ahead. Sige. Unang tanong. Ang sabi sa tema natin na tinatalakay mo, napatutunayan mo na ang Roman Catholic Church ay founded or seat, founded by Satan. Ang tanong ko sa iyo, kasi batay sa Biblia, mauna muna ako sa Biblia, may nababasa ka ba sa inyong presentation na yung Roman Catholic Church founded by Satan? Yes or no? Okay, Mr. Moderator, objection. Yes, anong objection? Ang aking pagpapatunay, magkasama po ang references. So kulang ang tanong niya. Sige. Kasi nagpapatunay ako sa dalawa. Nauna pa ako sa Biblia. Huwag ka munang sumapaw. Ipapaliwanag pa ako eh. Magpapatunay kasi ako sa Biblia at referensya. At ngayon, nagkasundo sila at ang inyong kardinal ay umayag. Okay, pinirmahan o. So, sige, bahin ko yung tanong. Salita muna ako. Ang hinahanap ng negative bro, saan nabasa sa Biblia? Sibig sabihin, pwede ka, okay. Bakay mo muna yung talata ng Biblia, tapos yung explanation mo, pwede mo nang kunin sa referensya, kung nasa referensya, ibig sabihin. Sige, sagutin mo. Okay, mayroon, kasi hindi naman tayo nag-usap anong Bible version, di ba? So, itong Bible na, sasagot ko sa iyong tanong, ito ay galing ito sa Library of Congress. Ibig sabihin, standard to. Meron siyang ISBN, International Standard Book Number. Ang pangalan ng Bible nito is Wycliffe Documentary and Commentary Bible. Bible pa rin. Sabi dito, the mother, sa Revelation 17, yung kanyang dokumenta, kanyang dokumenta, sabi dito, the Roman Catholic Church itself identifies this woman with Rome and pagan Rome, and she persecutes the saints of God. Pinapatay niya. So, ano sabi ng dyan? Next question. Next question ganito. Batay sa ating pinag-uusapan is referensya. Punta muna ako sa referensya. Mayroon ka bang maipakita sa akin na referensya na hindi self-serving ha? Na Roman Catholic Church founded by Satan. Yes or no? Okay, babasahin ko. Sige, referensya yung hindi bias ha. Huwag kang gumamit ng self-serving. Sige, yes or no? Ito bias kasi ang second highest nga ninyo na Santo Papa, sa Santo Papa, wala ka namang laban dito eh. Titingaw, pirma bro. No. Moderator, objection. Sige, teka. Mag-ano muna ako. Mag-time pause muna ako. Brother Gilliard, sinasabi na nga niya kanina na hindi siya tumatanggap ng self-serving evidence. Kahit pag nilagyan mo yan ng sticker na pirmado daw ng kardinal, as long as... Wait lang. As long as kahit pa nilagyan pa yan ng ano, ng sticker ng kardinal, ang libro ay inyo. Kayo ang author ng libro. So, hindi tinatanggap ni Eugene. Sinabi niya kanina, hindi siya tatanggap ng mga self-serving evidence. So, magbigay ka ng ebidensya na hindi galing sa inyo kasi galing sa inyo yan. Kahit nilagyan ng sticker ng kardinal, galing sa inyo kaya hindi tatanggapin yan. Mr. Molter, makinig ka. Makinig ka muna. So, nagana ang concept. So, ibig sabihin pala, sabi mo sticker. Mag-ingat kasi sa sabi mo. Meron itong mga number, pwede niyo kontakin. Ha? Sinabi mo sticker, huwag mabawiin yun. Kahit pa sabihin natin, bro, na may pirma ng kardinal, ang libro, inaamin mo, galing sa inyo. Bro, wait lang. Sige. Ito na lang. Ibahin ko muna yung tanong. Pero Eugene, wait lang. Sagutin ko na. Ipapaklaro ko lang ito, Brother Gilliard. Gaya na sinabi ni Eugene kanina, yung mga ebidensya na kayo sa inyo mismong simbahan galing, hindi niya tatanggapin. So, magbigay ka ng ibang ebidensya na hindi galing sa inyo. Brother Eugene. Hindi ang ebidensya, ito. Sige, go. Bigay. Ito, magasin to. Amazing Prophecies. Magasin yan. Sino author dyan? Ang author ito, ang author ko nito ay, ang pangalan ng kanilang organization is Georgia Wildwood, Copyright 2010. Ay, mga number, oh. May mga number siya. Yung banggit ha, ito ha. Yung banggit talaga na Roman Catholic Church founded by Satan. Go. Sige, handa ang sarili mo ha. Sa page dito. So, dito. Page 67. Okay. Set up. Ang sinonym po ng set up is founded. O, sabi dito ha.
She is part of Babylon, the great city that Satan set up. The Roman Catholic Church has proudly styled herself the Mother Church, but her she is called the Mother of Harlots. Basa. Siya pa lang Babylon. Next question. Itong ginamit mo na katalog na may pirma ni Cardinal Sin. Hahabulin kita dyan. Alam mo ba na bago magbigay ng imprimatur ang simbahang Katolika ay dadaan muna sa Nihil of State? Yes or no? Ito ay mas mataas ito sa yoga po. No. Sagutin mo muna bro. Alam mo ba na bago ang imprimatur ibigay ng simbahan ay dadaan muna sa Nihil of State? Yes or no? Alam mo hindi? Ang Nihil of State, yun ang pagpapatibay na pinirmahan niya na hindi. Objection. Yes, anong objection? Sasagutin niya categorical, alam ba niya? Oo, hindi. Yes or no? O sige, yes. Kasi dito, pumirma eh. Good. Pumirma eh. Di ba gusto mong habulin? May number ito. Kontakin mo, napainom ka. O ito. Ito, gapo. May bibigay ako sa'yo na information. Tingnan mo ang picture. Ang daming award na tanggap sa mga religious bodies ang Seventh-day Adventist. Sige. Kasi hindi kami mga chief na uri. Ito pa, mga awards yan. Pwede mo kaming habulin. Ano, gusto mo maghabulan tayo? Sige, pahabulin kita. O ito, dami niya mga awards. Ito, may number ha. PO Box. Gusto mo? Main office namin. Pwede mo screenshot to. Screenshot mo. Tapos habulin mo. Sige, wala ka na palang magawa eh. Tapos ka na? Tapos na. Ikaw, tapos. Next question pa rin. Since alam mo pala na bago ang imprimatur ay dadaan muna sa Nihil of State, ngayon ang tanong ko sa iyo, sinong Nihil of State sa librong ginamit mo ngayon? Yung katalog. Meron ka bang may ipakita na Nihil of State sa may sticker na nasa bandang likuran? Sasagutin kita. Ang pangalan pa lang ni Cardinal Sen, matibay na yan. Sandali lang. Objection moderator. Yes. Hindi ako naghahanap sa kanya ng pangalan ni Cardinal Sen na imprimatur. Yung hinahanap ko sa librong ginamit na, mayroon bang nakasulat na Nihil of State? O sino Nihil of State? Yes or no? Okay, affirmative. Ibigay mo ang pangalan ng Nihil of State. Dalawa ang pumirma dito. Hindi niya tatanong kung sino pumirma, bro. Hindi niya tatanong sino pumirma. Ang tanong niya, ibigay mo sa kanya ang pangalan ng Nihil of State. Sino? Ibigay ang pangalan. Sige, sasagot ako. Pero bakit ayaw niyo makinig sa sagot ko? Sige, go. Nihil of State ang inihingi, bro. Go. Nihil of State, pangalanan mo. Go. Papasahin ko ha. Debate rule number 5. Pag ang tanong ay sino, kailangan magbigay ng pangalan ang tinatanong. Ang tanong, sino ang Nihil of State? Sino bro? Yun ay bigyan pangalan. Sino? Ito sagot ko eh. Galang nyo ha. Wala kayong galang eh. Ito, Cardinal Sin. Matibay yan. O di ba gusto mong habulan? May number to. Objection. Kata-time pause. Hindi ko sinasabi kung sinong pangalan sa imprimatur. Ang tanong ko, sinong pangalan sa Nihil of State sa librong yaon na ginamit mo? Okay. Dahil mo naman pala na bago ang imprimatur ay dadaan muna sa Nihil of State. Sige, kalma lang ha. Kalma. Inom ka muna ng tubig. Ito, may isa pang pare dito eh. Si George Revilla. So dalawa sila. Ismatic na yan. Di ba? Dalawa ang pirma sa mga pan. Wait lang muna. Sumasagot pa ako. Naka-time pause to. For clarification. Yes, for clarification lang bro. Klaruin lang natin to bro kasi hindi lang ako basta moderator. Host lang ako ng programing ito. Ang hinahanap niya, Nihil of State. Yung Cardinal Sin ba dyan sa binabasa mo is Nihil of State ba? Sinasagot nga kita eh. Pag sumasagot ako, sumasapaw kayong dalawa. Wait lang bro. Nasa objection time tayo. Naka-time pause oh. Nasa objection time tayo bro. Wait lang. Ang hinahanap ng negative side, ang pangalan ng Nihil of State. Ang binibigay mo, Cardinal Sin. So ang for clarification lang, si Cardinal Sin ba ayon dyan sa librong hawak mo ang Nihil of State? Ito ha, sasagot ako. Huwag muna kayong magsapaw para magpaliwanag ako. Kasi ito yan, ang meaning kasi dito, recognize. Ang recognize, ang meaning pala niyan is validity. Ina-acknowledge niya na valid at legal ang mga aklat namin. Ganun lang yan eh. Bro, ang meaning kasi ng imprimatur, Nihil of State, makinig kayo.
magsasalita ako, bigla kayong mag-uan eh, react eh. Hindi nyo makiking, mapapakinggan ang aking side. Sige, sige, go. Oh, makinig muna. Kasi ang kaulugan kasi ng mga bagay na yan, yan ay hindi siya again sa Catholic faith. It means, parang siya valid o approved. Latin kasi na salita ang nilobstat at imprimatur. Sila ang pitirma dyan para patunayan nila na itong aklat na to ay pwede nyong basahin para to din sa Catholic. Sinabi nga dito eh, ipapabasa ito sa lahat ng mga tao. Moderator, moderator. Injection again. Ulit-ulit talaga tayo dito. Yan ang sagot ko. Yes. Object ka naman, object. Ang tanong ko, Neil Obstat, hindi imprimatur. Mayroon ba siyang maipakita? Yes or no? Yan lang. Wait lang muna, Padre Eugene. Kinukuha ko yung info dito sa affirmative side. For clarification lang, kung si Cardinal Sin ba ayon dyan sa nakalagay sa libro niya, is Nihil Obstat. Kasi ang inihingi mo kasi, Nihil Obstat. Kaya affirmative, please lang sagutin mo yung tanong kung si, anong pangalan nakalagay sa Nihil Obstat. Hindi tinatanong nag-recognize, ni-recognize ba, kinikilala ba. Hindi yan ang tanong ng negative side. Tanong ng negative side, sino ang Nihil Obstat? Yun ang sagutin mo muna. Sino? So kasi ang Nihil Obstat kasi, ang meaning kasi niyan is, para siyang kwan ba, ito yung tinatawag na authority. Hindi authority ba? na hindi siya kontra sa inyong faith at pinirman ito ng dalawang pari. Teka muna bro, clear. Kasi kanina, binasa mo dyan, kakontra sa faith namin talaga yung binasa mo dyan. Pero ang sa atin lang dito, ang hinahanap niya, Nihil Obstat. Ibigay mo pangalan, may nakalagay ba? Nihil Obstat, tapos pangalan, firma. May nakalagay Jorge, na... Jorge Himulya, pare din. Pare din siya. Siya ay nasa ranggo ng, siya para siyang sekretary ng kwan sa inyo, sa para siya sa publishing, advertising. Sino ba yan, Nihil? Yan ba yung Nihil Obstat na pare? Siya ba yung Nihil Obstat dyan? Ang Nihil Obstat kasi parang approval eh. Approval eh. Magbigay ka. Sinong Nihil Obstat sa libro na yan? Brother Eugene, magpatuloy tayo, Brother Eugene. Sa Brother Eugene, wala siyang maibigay na Nihil Obstat. Para kumpigil tayo. Sige. Sige, next question. Next question. Wala maibigay. Wala. Next question. Bata yung sa referensya. Wait lang. May objection siya. Anong objection mo? Ang objection, bakit niya sinasabing piki? May number ito, pwede niyo tawagan. Huwag kayong mag-conclude. Ang... Bro, tawagan. Inanapan ka niya ni Hello Obstat, wala ka maibigay, di ba? Ang kaulugan kasi niyan is sinang-ayunan ng Iglesia Katolika. May pirma. At yan ay tinatawag na sumama si Cardinal Sin. Ibig sabihin, mas mataas pa kayo ng ranggo ni Cardinal Sin dito? Para kayong mga kwana? Bro Eugene, sa madaling salita, walang ibinigay na pangalan ng Nihil Obstat affirmative side. Wala. Layan. Next question. Ng ganyan kasi, bakit pumirma ito sila? Bro, hindi ko na lang yan nahahabulin yan. Bro, hindi ko na lang nahahabulin yan libro mo. Unang-una, si-observe. Wala pang yung... Wait lang, Bro Eugene. Inanong ko siya kanina ng pangalan ng Nihil Obstat, wala kang ibinigay. So, sinabi ko talaga na wala siyang ibinigay na pangalan ng Nihil Obstat. Oh, totoo naman talaga yun. Wala ka na ibigay. Sige, Brother Eugene, continue tayo dahil wala siyang ibinigay na pangalan ng Nihil Obstat. Proceed. Next question. Ito. Batay sa referensya ko, dahil Pilipino tayo, magbasa tayo ng Philippine history. Ano? Christianity sa pahina 123, chapter 9, our Spanish heritage. Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ang tanong ko sa iyo ganito, batay sa narinig mo sa referensyang ginamit ko, sino ang founder ng simbahang Katoliko? Si Satanas ba o si Jesus Cristo? Yes or no? Yung referensya mo, sinungaling kasi wrong address. No, moderator, objection. Hindi ko masagot pa objection. No. Wrong address. Yes. Dapat, doon yan sa Categoric na, nasa role natin, categorical question must be answered categorically. Ang tanong niya, batay sa narinig mo sa kanyang binasa, ang Roman Catholic ba founded by Jesus Christ o ang Roman Catholic was founded by Satan? Categorical yun. Sige, yan ay ibabalik ko sa kanya, sinabi niya, yan ay gawa lang ng tao na aklat
Naniniwala sa ibang objection, objection. Hindi ko ginagrant ang sagot dahil nasa role natin, debate role number 6. Ang mga tanong na kategorikal ay sagutin mo na ng kategorikal bago magpaliwanag ng 1 minute. So ang tanong niya, ayon sa narinig mo sa binasa niya, ang Roman Catholic ba ay founded by Jesus Christ o founded by Satan? Yun ang tanong niya, kategorikal, sagutin mo yun. Sige, ang kanyang kwan is founded pa rin ng Satan kasi, sasagot ako ha, huwag niyo akong bastusin. Mateo by the 4:3, sabi dito, sa hanggang sa 4, dito sa 5, sabi ni Jesus, gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Gagamitin ang pangalan, ginamit ni Saidi ang pangalan ni Jesus Christ, wrong address pa, Palestine, Palestina. Inasaan pala yan? Dapat Israel. Yan, booking. At naniniwala si Saidi na ang tao galing sa unggoy. So, galing ka pala sa unggoy, pinaniwalaan mo, ibang Kristo yan, Galacia 1:8 hanggang 10, sumpain ang naniniwala sa ibang Kristo. O ikaw, naniwala ka, sumpain ka. Tandaan mo yan, gagamitin ang pangalan ni Kristo. Sige. Wala naman sa Bible yan eh. Palestine? Okay, sige. Wala. Ito, ang tanong ko. Tapos ka na ba? Hello, Mr. Pakanya, tapos ka na ba? Oh, dagdagan ko. Awit, sinto, 32:20. Gagamitin ang kaaway ang pangalan ng Diyos. Next question. Next question. Alam mo ba ang Palestine ay kabilang sa Israel? Yes or no? Nagkahiwalay nga sila eh. Hindi sila kabilang, man. Nag-away nga eh. Ah, hindi na lang yan nun. Oh, ito. Lalo na sila eh. Natin. Ito. Next question. Ito ha, meron akong babasahin sa dictionary, Webster Dictionary ha, Pina 62. Catholic, the original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Ang tanong ko sa iyo, batay sa diksyonaryong narinig mo at binasa ko, ano ang Katoliko? Original Christian Church o fake Christian Church? Okay, yung aklat na yan, may pirma ba yan ng pare ninyo? May imprimatur? Yes, hindi ko tinanong sa kanya kung may pirma ba. Tanong ko sa kanya, batay sa kanyang narinig, sa binasa kong diksyonaryo, ang Roman Catholic original ba or fake na Christian Church? Okay. Hindi yan kasi. Wait lang ha. Ito ang tanong na negative side. Ayon sa narinig mo na binasa niya, ang Roman Catholic ba, original Christian Church o fake Christian Church? Ayon sa narinig mo na binasa niya. Yun, sagutin mo. Okay. Yung binasa niya, para sa akin, hindi yun applicable sa Bible. Hindi naman ginagamit yun sa pag-apply. Bro, sagot. Sagutin mo muna ng categorical, bro, kasi categorical ang question. Ayon sa narinig mo, na binasa niya, na narinig mo, pagbasa niya, ang Roman Catholic ba was original Christian Church or fake Christian Church? Sagutin mo muna yun. Wait lang. Na-mute. Sige, go. Hindi ko tanggap yung aklat niya kasi yung aklat na yan... Bro, wait lang. Hindi naman tinatanong, bro, kung tanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya... Hindi nga tinatanong kung tanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya, ano yung narinig mo sa binasa niya? Catholic, Roman Catholic, original Christian Church ba daw? O Roman Catholic fake church? Yun ang tanong niya. Yun ang kategorikal sagutin mo ayon sa narinig mo sa binasa niya. Hindi niya tinatanong kung tinatanggap mo ba o hindi. Ang tanong niya, batay sa narinig mo na binasa niya. Hindi ko tatanggapin yan kasi galing yan sa aklat na hindi inspired by the Bible. Hindi ko tinanong na tinatanggap mo ba to o hindi. Batay sa narinig mo na binasa ko. Ano ang narinig mo? Catholic Church is the original Christian Church o Satan Church? Hindi ko papakinggan ang boses ng demonyo gaya mo. Bigyan ang sagot ko. Teka, ano ba naman to? Brother Gilliar, valid ang tanong ng negative, valid. At categorical ang tanong, hindi fallacy yun. Hindi fallacy ang tanong at very valid sa tema. Ang tanong niya. Hindi siya approve sa Bible kasi. Hindi tinatanong kung approve ba o hindi. Oh, ikaw ang lang sasagot. Ulitin ko ha. Ikaw lang sasagot. Ulitin ko ha.
ang tema mo, patutunayan mo na ang Catholic Church, Roman Catholic Church, is founded by Satan. So ang tanong niya, balit sa paksa mo, ayon sa narinig mo na binasa niya na ang Roman Catholic Church is the original Christian Church ba? O ang Roman Catholic Church is the fake church? Yun ang tanong niya. Categorical yun. Sagutin mong categorical. Ano yung kaliwanag ka. Hindi ko matanggap yung tanong na yan kasi una, ginamit ang pangalan ni Jesus sa libro ni Webster. At si Webster, inspired siya na Jesuit. Bro. Aklat pa ninyo yan. Sige, ganito. Brother Eugene. Wala sige, tayo magawa sa atin. Hindi makasagot sa tanong mo. Next question na lang. Next question. Sinabi niya, next question na, wala eh. Sinabi niya, na mayroon palang nature. Sandali, no. Sinabi mo, mayroon palang nature o karakter ang simbahan tatag ng pang-anang ng Satan. Una, bilanggit mo ya, Father of Lies. Ang tanong ko, dito sa San Juan 8:44, sinabihan ni Kristo, mga anak kayo sa inyong amang Diablo. Sino ang kausap ni Kristo at datang na sinabi niya ito? Ang mga Sabadista ba o mga Sunday keeper? Yes or no? Kasama ng Katoliko diyan kasi sinungaling ang Katoliko. Time pause. Kategorikal. Teka. Okay, mo dito, objection? Time pause muna. Bro, ang tanong kategorikal. Hindi ka magpapatuloy ka magpapatulate, ma-minusan kita ng 1 minute. Mauubos ang minuto mo. Aminusan kita ng 1 minute. Mr. Moderator, objection. Ang tanong niya, kategorikal. Objection muna. Ano? Out of topic yun kasi hindi pinag-usapan sinong kinausap. Kundi kung sino nagtayo. No, yun ang counter. Anong counter? Counter lang. Usapan kasi natin. Sandali lang. Boy. Counter ako, boy. Sige, counter, bro. Ganito ha. Binanggit kasi niya, Father of Lies, ang nature o karakter ng simbahang tatag ng Satan. Kaya nga, tinanong ko sa kanya kung sino ngayon ang sinabihan ni Kristo at that time na, na anak ng mga amang Diablo. Sabat keeper ba yung Sabadista o Sunday keeper? Kasi kapag sinagot niya Sunday keeper, hindi pasok sa topic niya, pasok na. Totoo talaga, Katoliko, ay galing ng demonyo. Pero kapag sinagot niya, ay Sabat keeper pa yan. Eh di sa kanya yung Sabadista, kayo yung anak ng demonyo. O yan, sabot mo yan. Brother Eugene, wait lang. Papaliwanag lang ako. Based sa stand ng affirmative, binanggit niya kanina ang mga characteristics ng church founded by Satan at ginamit mo yung 1844. So yung tanong niya ay napapaloob sa statement mo na character of the church founded by Satan. So ang tinatanong niya ngayon, yung sinabihan sa 1844 na kayo ay mga anak ng ama niyong Diablo, sila ba daw ay Sabadista o Sunday keeper? Kasi ang binanggit mo kanina, characteristic ng church founded by Satan. At kinuha mo ang 1844 bilang patunay na yun ay isa sa mga karakteristik ng church founded by Satan. So sino yung church na kinausap doon? Yun ba daw ay Sabbath keeper o Sunday keeper? Sabbath keeper, objection? Ano? Objection. Sige. Ang pinapatunay ko kasi, yung sino nagtayo. Ginamit ko yan dahil nandyan din sa kanya ang kanyang tatawag natin na sa kanyang sign. So hindi niya pwede itanong sa akin yung sino kinausap kasi pwede din ma-apply din yan sa Katoliko kasi kung basahin niyo yung mga libro, ang dami din kasi pinatay ng Katoliko at saka ito, babasahin itong Katoliko ng mga libro, malalaman niyo rin at saka itong mga hindi Adventist na mga references, malalaman niyo rin na pumatay talaga ng milyones ang Katoliko. Oh, hindi mo makapan sa akin yan, hindi mo maitatanong kung sino kinausap, kung sino yung kwan kasi ang pinapatunayan ko, yung kanyang ugali. At ang nagtayo si Satanas, yun ang sagot ko. Out of topic siya eh. Hindi naman sinong kinausap doon. Brother Eugene, ang sabi ng affirmative side, ang kinausap daw sa 1844 ay yung Roman Catholic Church daw. Mr. Moderator, hindi naman yan ang sinabi ko na doon sa 1844. Ang sinabi ko sa iyo, kinuha ko lang yung kanyang sign, yung tatlong ugali. Hindi ko pinatibay na kung sino kausap diyan sa 8:44. Hindi ko naman tinayo yan kung sino kausap niya diyan. Kundi nasa Roman Catholic Church yung tatlo. Sige bro, continue bro. Brother Eugene, next question. Next question. Ito, magbasa tayo. Kasaysayan ng daigdig. Deep-ed ha? Oh. Verse 179. Nagsimula ang katagang simbahang Katoliko upang tukoy ng simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal o pangkalahatan.
Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sagatawan. Ang tanong ko ay ganito, bakit kung ito pa'y tatag ng Satan, founded by Satan, bakit si Kristo nasa loob ng simbahang Katoliko at itong simbahan na ito ay inatasan ng misyon sa, para sa buong sagatawan? Paki-explain. Okay, friend. Explain ko. Yan ay mga aklat kasi yan. Yan ay tinatawag na self-serving bias din yan. Bakit? Kasi ang Jesuit kasi, founded by Roman Catholic Church, control nila lahat. Gusto nila makilala sa encyclopedia. Eh sabi naman doon sa New York Times, September 29, 1911, na that is, tinatawag natin na hindi tanggap ng mga pare at kardinal na gagamit ng mga references na inspired by encyclopedia. Kasi ang mga libro sa DepEd, galing yan sa encyclopedia, hindi galing sa Biblia. So ibig sabihin, ginamit na naman ang pangalan ni Jesus sa huling araw, ayon sa Mateo 24:3-5, ginamit ang pangalan niya. Hindi naman mababasa sa Bible din eh. Roman Catholic Church founded by Jesus eh. Kung may mababasa, talaga yari. Roman Catholic Church ha, mababasa, founded by Jesus. Next question. Dito sa Bibliang Protestante Edition, Global Study Bible sa kanilang study sa likod, bandang likod. Ito ha. The mark of the true church. Ito, 1. Holy, Catholic, Apostolic. Tanggap mo ba ito o hindi mo tanggap? Sino pangalan ng author ng libro na yan? Gusto ko lang malaman. Hindi libro ito. Biblia ito. Hindi. Bago ko malaman, gusto ko malaman sino. Wait lang. Time pause muna. Sino ang pangalan? Share mo. Author daw. Sige. Wait lang, Brother Eugene. Tanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba, Brother Eugene, na role mo ngayon para magtanong tapos siya gaganti ng tanong? Hindi. Nagtanong ako, dapat sa akin. Okay. Tatlong beses na tayo nagkaharap na debate. Saro naman. Hindi mo pa rin alam kung paano. Ingay, Mr. Moderator, objection. Ito maingay, naubok ka na eh. Mr. Moderator, objection. Ano yan? Clarification lang, bago ko sagutin yung mga aklat niya, gusto ko rin malaman. Kasi tinatanong niya yung mga aklat ko eh. Ibinibigay ko pa nga eh. Hinahalik ko na dito sa banyo itong si... Ito eh. Hindi na ako... Pero ako makipagkwento sa kanya. Gusto ko malaman sinong sumulat yan. Yun na nga bro. Ang role mo dyan, pag ganyan ang gusto mo, ano ka sa akin na... Mag-request ka sa akin na... Okay, sino po? Na para malamang o mo siyang tanongin in return. Kasi hindi mo ngayon role lang magtanong. Pero Eugene... Pakisagot mo ngayon ano niya, yung request niya kung sino ba daw ang author. Yung author sa Bibliyang ito, hindi ito libro ha, na mga encyclical book, yung ginamit mo kanina. Ito ay isang translation po ng Biblia. Global Study Bible, English Standard Version, nakalagay dito. Si Dr. G. I. Packer, Theological Editor, Canada. Dr. Wene Grodim, General Editor, USA. At si Dr. Ahit Fernando, Global Editor, Sri Lanka. Ayan na. So, yung tanong mo ba, Eugene, ulitin mo? Ang tanong ko ay ganito. Tanggap niya ba ito ang sinabi sa Biblia, the mark of the true church, one holy, Catholic, Apostolic Church. Tanggap niya ba ito o hindi niya tanggap? Protestanting translation ito. Wait lang, para klaro. Sige bro, sagutin mo Brother Gilier, then paliwanag mo. Sige, hindi ko po tanggap yan kasi babalik ko sa kanya, sinisingil niya sa akin, may utang siya eh. Ibigay mo muna na may pirma yan na inirumtat at imprimatur. Ibigay mo muna sa akin. Wait lang, time pause, moderator's time muna. Sa affirmative side, bro, huwag mo siyang hanapan ng Nihil Obstat at saka imprimatur kasi hindi ko igagrant na gagamit si Eugene ng self-serving evidence. Hindi ko i-grant yan. Pag yan may imprimatur at Nihil Obstat, hindi ko i-grant yung ebidensya ng hawak niya. Kasi bawal dito ang self-serving evidence. So... bakit ako? Ginamit akong libro. Sabi ito, ginamit ko itong libro para sa iya, sa kanya. Ayaw niya tanggapin eh. Sige. Ginamit ko rin ito. Sabi niya, hindi niya tanggap lahat. Hindi, bro. Sabi niya hindi niya tatanggapin yung self-serving. Ano yung self-serving? Ang libro, ang may-ari, kayo. Hindi rin ako papayag na si Eugene gagamit ng libro na self-serving o libro na galing sa Katoliko.
So both sides, hindi ko papayag na gagamit ng self-serving para naman equal, no? Kaya Brother Eugene, meron bang nail obstat yung ginagamit mo na ano na Bible o wala? Wala, Protestante ito, walang nail obstat. In fact, 66 book ito lahat. Oh, so wala siya nail obstat, so hindi siya self-serving. So ano yung tanong mo sa kanya, Brother Eugene? Tanggap ba niya o hindi? Tanggap niya ba itong Mark of the True Church, One Holy Catholic Apostolic? Yes or no? Sabi niya hindi kanina, hindi niya tanggap. Sige, bigyan kita ng... Sige, hindi mo tanggap. Paliwanag mo ba hindi mo tanggap? Hindi mo tanggap yan kasi pareho lang kayo niyan, Protestante. Kasundo lang kayo. Jesuit din ang mga sumulat niyan. Jesuit. Yan ang sagot ko. Hindi mo kapasok. Hindi ko tanggap yan. Ginagamit na naman yung pan eh. One Holy Apostolic Roman okay. Church. Kasama next kayo. Question. Next yon. Question. Ito, Bisaya ito ha. Itabo sa katapusang panahon. Tatagalugin ko na lang. Oh, Paena 113. Na ang simbahang Katolika pala batay dito sa libro nyo ay ano may mga maraming totoong Kristiyano. Ha, maraming mga totoong Kristiyano. Ha? Anong ang Diyos. Pets, ito 213 baka iba luma kasi yan sa iyo eh. Sa akin oh, bago ito, bago edition. Time. Okay.